Hurong natin konti. Hello mga sisi, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome ulit sa channel namin. It's me, Ate Rose, ang tendera ng bayan. For today's vlogs mga sis ay mag-unbox tayo, mag-haul ng mga item na ngayon ay mabenta na talaga sa ating sari-sari store. Okay, so kumusta pala kayong lahat? Medyo maulan po ngayon, di ba may bagyo? Ingat po sa mga lugar na napakalakas talaga ang ulan, tapos may baha pa. Ayan, pray natin kay God na sana maging okay lang ang lahat at malampasan natin ang mga ganito, mga bagyo, di ba? Mga pangyayari ngayon. Okay, so sa ano nga mga sisi, sa Cagayan, grabe ang taas ng tubig doon. Ayan, pray lang natin sila na sana huupa na po yung ulan at yung mataas na tubig. Kawawa yung mga kapatid natin na aapektuhan ng bagyo. Okay, so patuloy na tayo. Open natin itong box. Ayan. Si Kuya Dave ang bumili nito mga sis. Inutusan ko na lang siya kasi mahirap. Pag ako ang bumili, mahirap akong sumakay ng tricycle pa uwi. Ayan si Kuya Dave. Buti si Kuya Dave kasi may sasakyan siya. So isa-isahin ko itong ipapakita sa inyo. Wait lang, sana yung bangko. Lipat muna natin ito dito. Ayan, laban lang tayo mga sisi. Kahit na matumal, maraming kakompetensya. Laban lang, huwag mawala ng pag-asa. Patuloy ang buhay. Patuloy ang buhay. Wait lang. Yeah. Baba ko na lang para kukunin ko isa-isa at ilagay dito sa lamisa sa table. Okay. Hinihingal na naman ako kasi nga katatapos ko lang mag arrange dito, katatapos ko lang mag display, tapos inihanda ako na itong maliit kong timbangan dahil pagkatapos kong mag vlog mga sis ay mag repack ako ng asin na tag for 5 pesos kasi hindi nag repack si Kuya Dave. Ito lang naman ay mga school supplies mga sisi, pero gusto kong share sa inyo para may idea din kayo kung ano yung mga mabentang school supplies talaga ngayon na hinahanap ng mga kabataan. Kasi hindi naman lahat talaga ng mga school supplies ay mabenta. Pili lang yung mga mabentang school supplies. Kaya kailangan may idea kayo kasi nga napakamahal ng school supplies. Tapos bibili lang kayo na hindi naman mabenta. Dapat yung mabenta yung bibilhin natin. Okay, may itong isa. Dito tayo sa box muna. Ito bumili ako ng ganito oh. Envelope, brown envelope. Ang tinatawag nila expanded envelope. Kasi nga, lalaki siya sa ilalim, oh. Tapos meron siyang tali. Ayan. May naghahanap nito dito sa amin, kaya bumili ako. Next ay itong, ayan, thread na white at saka yung colored assorted. Kasi may black pa ako doon na isang ganito din. Next ay ito. Mabenta kasi ito sa amin, mga sisi. Di ba yung nag-o-online? Nagbebenta sa online. Ito yung ginagamit nila. Tapos, basta magagamit din ito ng mga ibang estudyante gumagamit nito. Okay, next item mga sis ay itong packing tape. Ayan, mabenta din ito dito sa aming store. So, 1 dozen lang muna yung binili ni Kuya Dave. Next ay itong wrapping paper. So, siguro mga 100 pieces to siya. Ayan, wrapping paper. Iriripak ko to mga sisi. Hindi ako nagbibenta nito ng tingi-tingi. 6 na piraso, 5 pesos. Bali, free ang isa. Kasi pag magbenta ako ng tingi-tingi, napakatagal maubos. So, ang ginagawa ko na lang, per pack siya. Per pack, same din sa ginagawa ko sa biodata. Ayan, per pack din siya, 6 pesos. Kasi pag itingi-tingi mo, isa lang yung bibiliin nila, piso. Kaya ginagawa ko yan, ginagawa ko ay nire-repack ko siya. 6, bali may free na sila isa per pack. Okay, next ay yung drawing book mga sisi. Ayan, assorted na siya. May pang babae, may pang lalaki. Drawing book siya na malalaki. Ayan o. Kasi yung drawing book ko doon ay 2 piraso na lang paubos na. Kaya bumili na lang ako. May maghahanap pa rin ito mga sis, drawing book. Next ay hard copy na bond paper. Ayan, short lang siya kasi may long pa ako doon. Tapos itong isang ream ng construction paper. Sa mga nakakakita na sa mga previous vlog ko ng about sa mga ganito. Ayan, construction paper. Niriripak ko to siya mga sisi. 10 colors po siya lahat. So, per pack, 10 piraso. 10 piraso siya, 10 piso. Kasi nga, ang ginagawa ko, niriripak ko na lang siya. Kasi pag tingi-tingi mga sis, yung mga kulay na ayaw nila, maiwan parang
dyan ka nalulugi kasi hindi siya mabenta. Pero pag i-repack mo siya ng by 10-10 assorted colors, mapilitan silang bumili talaga. Tapos itatago rin naman nila yung sobra, magagamit din sa susunod na project. Kaya yun yung ginagawa akong idea na pag maubos ang isa, ubos talaga lahat. Ayan, sa mga nakapanood na before ng vlogs ko, mayroon akong nire-repack na assorted talaga na ganito. Tapos pilot, mas mura kasi sa wholesaler, kaya doon ako bumibili. Tapos panda crystal, itong marami ang laman. May panda din kasi na yung 12 lang ang laman. Pero gusto ko to kasi mas matibay. Next ay itong illustration board na 1/8. Ayan, minsan yung mga kabataan kinaklaro ko kasi yung iba, tawag na nila nito is 1/4. Ayan, hindi nila alam na ito ay 1/8 pala. Iba din yung 1/4. So, ang 1/8 ay yung pinakamaliit. Benta ko nito ay 10 pesos isa. Okay, tapos na tayo sa box. Proceed tayo dito sa nakatali. Ano kaya to? So, ano yung gunting? Pinadalhan ko lang si Kuya Dave ng, ano, ng listahan. Pero kailangan iklaro mo talaga yung paglilista mo. Baka hindi niya masyadong mabasa. Iba yung mabili niya. Ay, ito pala yung pinabili ko sa kanya mga sis. Ngayon pala ay nagpabili na ako ng na Christmas bag. Ayan, bili na kayo ng Christmas bag. So, dagdagan ko pa sana to. Kaya alam ko mauubos ito. Diba ngayon ay magpapasko. So, before kasi naubusan ako ng mga Christmas bag. Naubusan ako. So, ngayon, ang ginagawa ko, before kasi mga sisi, namimili ako first week of December na or katapusan ng November. So, ang nangyayari, nauubusan ako. So, ngayon, ang ginagawa ko, early pa lang, bumibili na talaga ako tulad ng mga ibang mga laruan. Yun bang turutot? Iwan ko kung anong Tagalog niyan. Kasi, mabenta talaga ang turutot, diba? Kasi, may mga lugar na bawal ang paputok. Dito sa amin, mabenta ang turutot. So, naubusan talaga ako pagdating ng December. Ikot kami ng ikot ni Kuya Dave kung saan kami makabili ng mga ganito. Wala na, ubos na. Kaya ngayon, mga sisi, early pa lang, bumili na kayo ng mga ganito. So, gibili ko na lang, may mas maliit pa nito, pero maliit naman, walang malagay doon. Ito yung ano ko. Tapos itong large, medium, at saka large. So, hindi ko pa alam kung magkano yung price. Kasi, matagal naman walang Christmas party, diba? So, ngayon, magka-Christmas party na excited na ang mga kabataan. Tapos, itong, anong tawag, portfolio, clear book pala. Okay, so, pagbibili kami doon sa wholesaler mga sisi, makapili kami ng kulay. So, kung ano yung gusto mong kulay, yun lang. Kung ano yung natira doon, kung ano lang yung gusto mong balang bilihin, kasi may natira pa ako doon na ibang kulay, ibigay nila. Katulad ng inotos ko kay Kuya Dave, red, green, at saka blue yung wala, yun din yung binigay nila. Kasi may pink pa ako doon. Ayan, oh my blue. So, benta ko nito ay 45 pesos each long. Okay, next. Marami pa akong ipabili sa kanya, pero wala siyang naano yung oil pastel. Wala siyang dala. Ewan ko lang. Next. Ito, ano to? Silipin na lang natin. Hindi na lang natin anuhin mga sisi. Okay, so ito pala. Nagpabili ako sa kanya ng red na cartolina. Tapos ito din mga sis. Nagpabili ako sa kanya ng Christmas wrapper na assorted. Aside sa Christmas bag, meron tayong Christmas wrapper. Napakamura nito sa ano sa wholesaler lang. Ayan. So, apat na to. Hindi ko makuha yung dalawa. Ayan. Nagpabili na kaagad ako kasi alam nyo naman, maubusan talaga tayo ngayon. Tapos, ito, lastly, wait lang, napakabigat. Ito, oh. Ito yung 1/2 na illustration board. Napakalaki niya. 1/2 ang ano niya nito. Tapos, meron din ako dito sa ilalim. Bigat niya mga sis. Ayan. Meron din ako dito. 50 piraso. Kalahati nito. Ayan. Ito ay 1/2, 1/4 na dito sa ilalim. 50 pieces. Kaya mabigat siya. Tapos, yung ano ko doon is 1/8 yung pinakamaliit. So, may mga notebooks naman ako doon sa aking school supplies area banda. Okay, so dito na side mga sisi sa bandang dulo ng aming tindahan, nakalagay yung aking mga school supplies area talaga, ayan dyan. So dito ko mamaya yun i-arrange pagkatapos kong mag-vlog. Diaper yung may blue nakita nyo, lagayan ko yan ng diaper. Tapos meron pa naman akong mga notebooks, ayan, may natitira pa akong notebooks. Nagpabili ako ng 80 leaves ni Kuya Dave na yarn yung tahi, walang stock kasi mabenta ang yarn.
May mga papel pa naman ako. Ayan, marami pang stocks. Ayan. Nagpagawa talaga ako kay Kuya Dave ng school supplies section kasi nga mabenta yung school supplies dito sa tindahan namin. Nasanay na kasi sila na halos kumpleto kami ng school supplies kaya dito sila, yung mga estudyante, pumapasok talaga dito kahit na nasa looban kami para mamili lang ng school supplies dahil alam nila na doon tayo kay Ate Rose, parang kumpleto doon kung ano yung mahanap. Kaysa pupunta pa sila sa school supplies doon sa labas, mahal pa, malayo pa, gastos sa pamasahe. Okay mga sisi, ito lang muna yung update natin ngayon. And paki-follow po sa aming Facebook page ni Kuya Dave Rose and Dave Channel. At kami ay may kasabihan na kapag may itinanim, may anihin. Kapag may sinuksok, may madodoko. Thanks for watching. See you next vlogs. Love you all. Bye!